ang pagsabuhay mo ba ng pananampalataya ay nakaka-attract sa iba upang mapalapit sa Panginoon? Mapagpalang araw ng Martes, Kapanalig, ika-24 ngayon ng Agosto, kapestahan ni San Bartolome na isang apostol. Siya si Nathanael sa tinutukoy na mabuting balita ngayon na kilala natin sa pangalang Bartolome, nang ibig sabihin, anak ni Tolome. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng paghanga ni Jesus sa taong matapat o totoo sa sarili sa mabuting balita ngayon. Natagpuan ni Pilipi si Nathanael at sinabi nito sa kanya, "Ang tinutukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret." "May mabuti bang galing sa Nazaret? Halika, tignan mo!" Nakita ni Jesus na palapit sa kanya si Nathanael at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." "Paano mo ako nakilala?" "Bago pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo. Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at panhik panaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos." Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Emmy Tuason ng Institute of Our Lady of the Annunciation. Sa mabuting balita ngayon, tinawag ni Felipe si Nathanael upang ibalita ang tungkol kay Jesus. Ang tugon ni Nathanael, "May mabuti bang bagay na magmumula sa Nazaret?" Mga kapanalig, hindi lahat ng imbitasyon ay nais nating tugunan. Gusto natin na sigurado tayo sa ating pupuntahan at masaya tayo sa ating gagawin. May mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaibigan, kapatid o ibang tao, at hindi rin tayo agad nakatutugon. Alam iyon ng Panginoon at siya ang magbibigay lakas sa ating kahinaan upang tayo ay buong layang makalapit sa Kanya. God qualifies those whom He calls. Tinatawag niya tayo sa mas makahulugan at malalim na ugnayan sa Kanya. Sa mga pagkakataon na nag-aalinlangan, kapit lang tayo kay Lord. Nais ng Panginoon ang isang ganap na buhay para sa atin. Ngayong panahon ng pandemya, sumusunod tayo sa mga health protocols upang mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. Sa ating buhay espiritual, ano ang ating mga health protocols? Bilang Kristiyano, nais nating ingatan ang ating katawan at kaluluwa, gayon din ang ating kapwa. Kung may pagkilos tayo upang hindi makahawa ng sakit, nawa meron din tayong pagkilos upang makahawa ng kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ng ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH
asa inyo pong lahat na nag-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan. Sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughter of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Sa patuloy nating payikibaka sa buhay ngayong panahon ng pandemya. Sa Panginoong Hesukristo, ang tinapay ng buhay, ang siyang paghugutan natin ng pag-asa. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.